Jesus ng Nazareth! Ako ang hinahanap niyo. Hanggang kailan mo kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran! Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw niyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking ama ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa aking ama. Ako at ang ama ay iisa. Ano? Kalapastanganan yan! Sinasabi niyang siya ang Diyos! Kalapastangan! Marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan na ako'y inyong babatuhin? Hindi ito sa mabubuting gawa, kundi sa kalapastanganan. Sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang! Oo nga! Nakpin siya! Sinungaling! Kalapastangan! Matuhin siya! Isa kang sinungaling! Mabuting umalis na tayo. Oo nga! Nakpin siya! Sinungaling! Ginayas! Nakpin siya! Dalian Diyo! Ikaw ang presidente ng Girls Service Club, Joy. Hindi sila aalis nang wala ka. Pero may gagawin pa po ako. Naalala niyo po si Matty, yung inaalagaan ko? Ang sabi niya kahapon, ayaw niyang sumama sa Wonder World Park dahil iniisip niyang nakakatakot lahat ng rides. Kung may oras ako, makukumbinsi ko siyang sumama para makapag-enjoy siya kasama ko. Mukhang hindi po maganda yun. Baka yung baterya na naman. Tawagin mo na si Chris. Tanong mo kung pwede kang sumabay. What's up? Chris? Salamat naman. Hatid mo naman ako sa school. Sabado ngayon, di ba? Dadalhin kasi ng Girls Service Club yung mga bata ng Angels Rescue sa Wonder World Park ngayong araw. 151,000! Malapit na sa record, Chris! At yung kotse ni Mama nasira. Baka pwede nyo naman akong ihatid. Pero Joy, malapit na ako sa world record ng pagtalon sa Pogo. Chris, sige na please. Chris, huwag ka nang huminto! Oh, malapit mo na makuha ang record! Sorry, Giz. Sa dami ng talon na ginawa ko, parang umiikot na rin ang tiyan ko. Bilisan mo na please. Walang problema. Okay na yung nagawa ko. Mac Rocket Mode 3000, Giz! Dumating. Gizmo Sky Taxi handang tumulong. Salamat, guys. Giz, Mac Rocket Mode 4000. Tara na, Giz! Kailangan matalo mong monorail, Giz! Malapit na tayo! Ito, dumulong yung boosters! Kapit lang! Lalapag na tayo! Bulagot! Walang boost? Walang mga bata? Wala si Matty! Baka napaaga ka lang. Kaaalis pa lang nung bus. Dapat nandun ako sa bus kasama ni Matty! Ang totoo, hindi rin nakasama si Matty. Pasensya na, Matty. Nasira ang kotse ng mama ko. May oras pa naman. Pwede tayong dalhin ni Gizmo. Kung gugustuhin mo. Tara na, Matty.
umuwi na lang tayo. Sana lang nakumbinsi ko pa siyang sumama doon sa bus. Maaga lang ako. Ay, mali kasi ang timing. Superbook! Naku naman, hindi ito ang tamang oras! Wow! Dadalhin ko kayo kung saan makikilala ninyo ang dalawang babae na natutunan na ang oras ng Diyos ay hindi nagkakamali. Guys, mukhang malapit tayo sa bundok ng olibo. Tama ka, Joy! Ayon sa aking geosensors, ang lokasyon natin ngayon ay southeastern slope ng Mount of Olives at nasa bayan tayo ng Bethany. Marahil nasa unang siglo tayo. Okay, tara. Tingnan natin kung anong magagawa dito. Nascan ko na rin ang buong lugar. Namimitas sila ng olives, nag-aalaga ng tupa at bukod pa ron, namimitas ng olive. At nag-aalaga pa rin ang mga tupa. Ah, Martha, maganda rin kayo ng dahon ng ubas na may igos. Nagustuhan ko yun. Hahainan kita ng buong plato noon, Lazaro. Ah, napakabuti nyo talaga sa akin. Ezra, kaibigan! Magandang araw, Lazaro. Kamusta? Oh! Ay, patawad po! Ako na po! Naku, salamat. Ako si Joy. Sila naman sina Chris at Gizmo. At bago lang po kami sa lugar na to. Marami po yata kayong iniigib na tubig. May mga bisita kasi kami. Ang kaibigan namin si Jesus. Si Jesus? Kilala niyo siya? Nakita na po namin siya sa Jerusalem. At narinig na po namin siyang mangaral. Sumama kayo sa amin. Maaari kayong tumulong sa paghahanda at makakausap natin si Jesus. Maria, huwag mong pilitin ang mga bata. Mas nanaisin nilang maglaro imbes na magtrabaho. Naku, hindi po! Nais namin tumulong sa inyo at makita si Jesus. Tingnan mo! May mga parating na dayuhan. Mukhang malaki ang grupo na parating. Saan naman kaya sila nagmula? Ngunit hindi sila dayuhan. Isa sa kanila ang kaibigan kong si Jesus. Martha! Maria! Narito na si Jesus! Ah, nung unang dumalaw si Jesus, hindi ganyan karami ang tagasunod niya. Huwag ka nawang maniwala sa huwad na propetang yan gaya ng kaibigan mo si Lazaro. Ah, hindi ako kagaya niya. Ngunit marahil ang mga patunay niyang dahilan ng pagdami ng tagasunod niya. Hindi kailanman magiging tunay na propeta yang si Jesus. Pupunta namin sila. Halina kayo! Ako'y nag-aalala, Pedro. Natatakot ako para sa kaligtasan ni Jesus. Hindi nga maganda nangyari doon sa templo. Nais siyang batuhin ng mga tao. Dumarami na rin ang mga tao. Oo, parami sila ng parami. Yan ang patunay na siya ay magiging hari. Ngunit habang siya ay nakikilala, dumarami rin ang mga grupo na nagnanais na siya ay mapigilan. Hindi tayo maaaring huminto. Kailangan niya ng pahinga, Judas. Makakatulong ang pananatili natin kapiling nina Lazaro, Martha at Maria. Maligayang pagdating, Jesus! Masaya akong makita kang muli! Oh, Lazaro! Kamusta kayo ng mga kapatid mo? Maayos naman. Nagagalak na silang makita ka. Martha, Maria, narito na si Jesus. Kailangan natin ng malaking bahay. Au! Sinasabi ko lang, ang dami kasing tao. Alam nyo, sa dami ng prutas na to, makakagawa ko ng Gizmolicious smoothie para sa... Hindi ngayon, Giz. Sa tingin ko lang. Ay, sandali, Martha. Tutulungan na kita dyan. Maraming salamat. Mukhang handa na lahat ng kailangan. Luto ng tinapay, malinis ng dahon ng ubas at naihanda ko na ang palamang igos. Naku, haabot pa kaya yung tupa? Ang dami-daming gagawin, hindi man lang siya mag-alok ng tulong. Heto, marami akong kamay para makatulong! Gizmo, ang kulit mo! Gusto ko lang tumulong! Sana ganyan din ang iniisip ni Maria. Ngunit maraming salamat sa naitulong niyo. Kung ikaw ay naniniwala, walang imposible sa mga sumasampalataya. Panginoon, bale wala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid ko maghanda ng nag-iisa? Sabihan niyo siyang tulungan ako. Martha, Martha,
Nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito'y hindi aalisin sa kanya. Kung kayo'y maniniwala, makikita niyo ang kadakilaan ng Diyos. Para mailayo sandali si Jesus sa mga tao, mukhang hindi epektibo ang plano nila. Panginoon! Panginoon! Bakit ka humahamos? May mensaheng pinararating sina Maria at Martha tungkol sa kapatid nila. Ano nangyari? Panginoon, ang inyong kaibigan ay may sakit. Sa panahon at lugar na ito, dumarating lang ang mensahero kapag ang balita'y may taong malapit nang mamatay. Malubha ang sakit ni Lazaro? Ang sakit na ito ni Lazaro ay hindi niya ikamamatay. Hindi. Nangyari yun upang maparangalan ng Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ng anak ng Diyos. Ngunit hindi natin alam kung sino sa mga naririto ang nais manakit kay Jesus. Ang sa akin lamang, dapat nating isipin ang kapakanan niya. Anong nangyari sa'yo? Iniisip ko pa rin si Mati. Kung nakarating lang ako sa tamang oras, sana nakumbinsi ko siyang sumama at sana nagsasaya siya sa Wonder World. Pero wala nang pagkakataon. Naisip ko lang na may pagkakataon si Jesus na puntahan si Lazaro. Pero di niya ginawa. Alam kong hindi siya mamamatay dahil sinabi ni Jesus, pero kahit na. Malubha si Lazaro at gusto niya lang makasama si Jesus. Ay, mahalaga ang tamang oras. Magbalik tayo sa Hodea. Guro, hindi po ba't kamakailan lamang ay pinagtangkaan kayong batuhin ng mga pinuno ng mga Hudyo? Bakit pupunta na naman kayo doon? Babatuhin siya? Huwag na tayo sumama. Hindi magandang humarap sa mga taong may dalang malalaking bato. Natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Pupunta ako upang gisingin siya. Panginoon, kung siya'y natutulog, siya ay gagaling. Patay na si Lazaro. Si Lazaro? Hindi. Ngunit ang sinabi ni Jesus, hindi siya mamamatay. Ngunit ako'y nagagalak dahil wala ako roon upang kayo'y sumampalataya sa akin. Tayo na't umalis at puntahan natin siya. Tayo'y magsipa roon at mamamatay kapiling niya. Mamatay? Sandali! Chris! Joy! Narinig nyo! May mga taong gustong mambatukin na Jesus at mga tagasunod niya! Hindi pinuntahan noon ni Jesus si Lazaro. At masaya siyang di siya pumunta. Ngayon, gusto niyang pumunta ang lahat para maintindihan nila. Pero, kailangan ko maintindihan ang sinabi niya.
Isa pa, Gizmo. Trabaho mong protektahan kami. Kailangan ko ng bagong trabaho. Panginoon, kung kayo po ay narito, buhay pa sana ang kapatid ko. Subalit nalalaman kung kahit ngayon ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin niyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid. Nalalaman ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw. Ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin kahit namatay ay muling mabubuhay. At sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Opo, Panginoon. Naniniwala akong ikaw si Kristo, anak ng Diyos na naparito sa mundo. Nasaan ang kapatid mong si Maria? Dalhin mo siya rito. Lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Saan ninyo siya inilibing? Panginoon, halika at tingnan mo. Tingnan niyo ang pagmamahal niya kay Lazarus. Napagaling niya ang bulag. Bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazarus? Alisin ninyo ang bato. Panginoon, may apat na araw na pong patay si Lazaro. Nabubulok na po ang katawan niya. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka sa akin, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Marami nang ipinakitang milagro si Jesus noon. Ngunit ang bumuhay ng patay, para yatang imposible na yun. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dinirinig mo ako. At alam kong lagi mo akong diringgin. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Lazaro! Lumabas ka! Talagan niyo siya at nang makalaya. Ikaw nga ang tunay na propeta. Sino man makakagawa ng milagro ay tunay na Mesiyas! Ang
dala ko huli na para matulungan niya si Lazarus. Siyang Mesiyas! Ay, salamat, nandito na tayo. Handa ka na bang talunin ang world record, Chris? Oo. May problema, Joy? Ang sabi ni Superbook, ang oras ng Diyos ay palaging tama. Kaya sa palagay ko, may dahilan kung bakit hindi ako umabot para makumbinsi si Matty na sumama sa Wonder World. Pero anong dahilan na yun, Joy? Maganda sa Wonder World! Baka hindi talaga kami para sa lakad na yun ni Matty. Siguro, meron pa akong ibang pwedeng gawin para sa kanya na mas magiging masaya siya. Kumapit ka lang! Oh, ayan na! Ngayon pa lang siya nakitang tumawa. Madalas nag-iisa lang siya. Diba? Mas maganda to kaysa sa Wonder World Park. Ito ang sariling park ni Matty! Chris, magkakataon mo lang manalo ang World Pogo Stick Record! Mukhang hindi na ako tatanggi dyan! Hindi papayag si Matty na huminto ako! Ang oras ng Diyos, hindi magkakamali. Ibinalita nila na binuhay ni Jesus si Lazaro! Ano ang gagawin natin? Gumagawa ng maraming himala ang taong ito kung hindi siya magpipigilan. Kung hahayaan natin siya, mananampalataya ang lahat sa kanya. Paririto mga Romano at kukunin ang ating kinaroroonan! Hindi! Ako maaaring! Hindi dapat magyari yun! Hindi kami magpapayag sa gusto niya. Wala kayong alam! Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan kaysa mapahamak ang buong bansa? Mula noon, pinag-isipan na nila kung paano maipapapatay si Jesus. Simula muli, buhay ko'y alay sa'yo.